kamuti, maganda tingnan at madaling alagaan. Ito ang ituturo ko sa inyo kung paano ito tinatanim. Ang kagandahan lang sa kamuti, hindi ka na-stress kapag ito ay inalagaan mo. Ang maganda nito, pwede mo itong hayaan pagkatapos mong itanim. Ganyan kaganda ang buhay ng kamuti. Kaya tapusin mo panoorin ang bidyong ito para magkaroon ka ng idea at madali mo itong matutunan. Bukod dyan, pwede mo pang pagkakitaan para magkaroon ka ng dagdag extra income. Ang kamuti, nabubuhay ito kahit hindi naarawan. At nabubuhay din ito kahit sa tag-ulan at tag-init. Tara na, sisimulan ko na ang pagtuturo. Bago dyan, ipapakita ko muna sa inyo ang 15 health benefits na makakatulong sa inyong kalusugan kapag kayo ay kumain ng kamuti. Tulad ng... Ang unang gawin para kayo makapagsimula sa pagtatanim ng kamuti, kailangan mayroon kayong bagging. Ito ang gagamitin na pangtanim. Para magkaroon kayo ng bagging, sa probinsya kasi, pwede mo lang itong hingiin sa kapitbahay mo. Pero kapag wala kayong nahanap na bagging, pwede kayo magpatubo o magseedlings. So ipapakita ko lang sa inyo ang ibang paraan sa pagpapatubo ng bagging o talbos. Bibili lang kayo ng kamuti sa talipapa o sa merkado. Maraming klaseng kamuti sa merkado at pwede kayong mamili. Ang gagawin sa laman ng kamuti, pwedeng ganitong paraan. Ibaon lang sa lupa at hintayin 7 to 15 days. Magkaroon na ito ng talbos at pwede na itong itanim. May ibang paraan pa tulad nito, pwede niyong gawin ito. Maglagay ng tubig sa baso, pagkatapos hintayin lang itong tumubo. Kapag mahaba na ang talbos o bagging, pwede na itanim. Pero ang ituturo ko ngayon, ito ay pwede magtanim sa container at sako. Para yung mga taong walang malaking lupain, ay pwede makapagtanim na kahit dyan lang sa inyong bahay. Ang gagawin nyo lang, hatiin lang ang sako at lalagyan ito ng lupa. Depende sa sako kung gaano kalaki, kung malaki, hatiin ninyo. Pero kung wala kayong sako, pwede yung makapal na plastic or polybag. Depende sa inyo kung anong available dyan sa inyong bahay. At siguraduhin din ninyo na ang lupa niyo ay malambot kasi ito yung kailangan ng kamuti para yung laman ng kamuti ay mabilis lumaki. Ang bawat sako, pwede magtanim ng 3 hanggang 4 na puno. Okay lang magkadikit-dikit kasi sa sako lang naman nagtanim. Pagkatapos niyo magtanim, huwag niyong kalimutan magdilig para mabasa ang lupa at kamuti para mag-moist, mabilis siyang tumubo. After 5 days, ganito na kahaba at huwag niyong kalimutan butasan yung sako para nag-drain ang tubig tuwing kayo ay nagdidilig. After 30 days, mahaba na at gumapang na ito. Ang pagdilig sa kamuti ay pwede every 3 to 5 days. Kung sa tingin niyo ay natutuyo na ang lupa, ay diligan niyo na agad. After 45 days, makapal na ang dahon. Sa ganitong edad ay pwede na niyo putulin ang talbos at pwede niyo gawing gulay or ibinta. Ang pagtatanim ng kamuti, hindi na kailangan ng fertilizer at hindi na kailangan ng insecticide. So ganyan lang kadali, walang stress at hindi ka napapagod. After 3 months, pwede na ito i-harvest. Ang harvesting time nito, 95 days hanggang 120 days. Sa mga bago na hindi pa nakapalo sa ating Facebook page, huwag niyong kalimutan magpalo para updated kayo sa mga upload kong bagong videos.
Kung may natutunan kayo sa videong ito, huwag mong kalimutan i-share para mas nakakatulong tayo sa kapwa na gusto din nilang matuto sa pagtatanim.